Totoo ba ang kasabihan that the customer is always right? Hindi siya left. Dapat siya masundin sa lahat ng pagkakataon. Yan ang pag-usapan natin sa episode na ito. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Okay, unawain muna natin saan ba nagsimula itong katagang the customer is always right. Ito ay nagsimula noong 1909 na ang layunin ay magbigay po ng mas magandang serbisyo sa mga customers. Ang mindset ito ay mahalaga sa customer satisfaction para magtagumpay ang isang negosyo. Pero tanong, dapat ba talaga sundin to sa lahat ng pagkakataon? Ang kasagutan ay hindi. May mga pagkakataon kasi na ang mga hinihingi ng inyong mga customer ay hindi na reasonable. Okay, halimbawa, gusto niya diskwento na naglagpas na po ng inyong puhunan, di ba? Or let's say may pinapagawa sa inyo na hindi niyo naman kaya. Ang tamang approach na ito ay paano ba natin mapagbibigyan na hindi sila ma-offend? Una, kailangan po natin makinig. Huwag agad na kukontrahin ang customer. Tatandaan yan, ha? Kahit alam nyong hindi pwede, ang sagot ay pag-aaralan, pag-iisipan, kakausapin po namin. Unawain muna natin ang kanilang hinaing. Pangalawa, kahit mahirap, manatiling mahinahon. Oo, bakit po? Eh, syempre naman, kailangan po maging magalang po tayo. Alam mo, sa totoo lang, kahit mali po ang customer, kung mali po ang ating pagtugon, mali na rin po tayo. Tama? Pangatlo, may mga bagay na hindi talaga pwede ikompromiso. Halimbawa, kailangan magbigay kayo ng seniors discount kahit na walang senior card, di ba? Or PWD discount na walang PWD card. Hindi po pwede yon. At pang-apat, ang pinakamaganda niyan, magbigay po tayo ng alternatibong solusyon na para maging fair po sa bawat panig. Pero minsan po, kasi itong nangyayari, ang empleyado po ang nababagsakan ng galit ng customer. Tatandaan ang kasabihan na hindi nangangahulugan na pababayaan natin ang ating maempleyado para sila ay masaktan para lang sa ating mga kliyente. Balansin po natin, dapat po maging masaya ang customer, dapat maging masaya rin ang iyong empleyado at syempre profitable ang iyong negosyo. Sana naliwanagan kayo sa episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.